Napakaganda pala ng cladding house na rest house at PVC panel ceiling po ang ginamit. Napakaganda po ng loob ng bahay na to. Kaya guys, ito na po yung full episode or full video nito at tatalakayin nga natin isa-isa ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. At yun nga guys, magugulat tayo kung magkano lamang ang halaga na nagastos dito na kontrata ni Foreman na talagang abot budget or abot kaya ng ating budget. And take note guys, ayan na po yung poste. Ayan na po, may buhos na po siya. Kagaya po na inaipakita natin nakaraan, hindi pa po siya tapos that time. At eto na nga po, napakaganda. With sliding door glass. Ayan, PVC ceiling panel na kulay white. With spandrel lahat kabuuan. At eto nga, tatalakayan natin mula bakal hanggang sa kanilang yero, cladding, at yung mga ginamit na materials dito. At take note guys, if ever na interesado tayo kay Foreman, nasa dulo po ng video ang kanyang FB at number at pwede po tayong dumirektang tumawag sa kanya or mag-comment tayo dito. So ito po, pag-usapan na agad natin ang rest house na cladding house na ito. So guys, ayon po sa details ni Foreman, dito po, yan yung mga tubular na ginamit dito. Gumamit po siya ng sukat na 2x4. Ayan, lista niyo po ah. At ito po ay 30 piraso. Ayan, tubular na 2x4, 30 pieces. And then guys, nakagamit din daw po siya dito ng 2x2, 30 piraso din po. And then nakagamit din siya ng 1x1 at yan na may ginamit sa mga railings dito sa kanilang pasimano. At ito po ay nakaubos ng 20 piraso. So yan po yung mga tubular na ginamit. And then ito nga po, nakikita natin yung sahig niya ay pinolic board po ang ginamit dyan. Ayan. Pinolic board po yan, ayon po kay Foreman, ito po ay 3-port ang kapal at ito po ay nakaubos siya ng 12 piraso. So guys, ayon po sa details ni Foreman, ang sukat po ng rest house na to ay 14 feet by 16 feet. Ayan po, yung nasa taas na to. And then convert natin ito by the meters at lumalabas po ito na 4.2 meters by 4.8 meters. Kabuuan in total of 20.16 square meters. And then guys, ito po ay meron lamang isang CR sa taas. Pero fully finished po ito. Nakita nyo naman po, naka PVC ceiling panel, naka double wall na plywood marin. At eto nga po guys, makikita nyo by full video house tour ay talagang napakaganda po ng pagkatrabaho. So ito po, tuloy tayo about sa materials. Naayon nga po sa details ni Foreman, ang yero po na ginamit nila dito ay color roof long span rib type. At ito po ay dalawang klase ang sukat. Nakabili po siya dito ng 7 piraso at ang haba po nito ay 4 meters. And then meron din po siyang 7 piraso na nabili at yung isa po ang haba niya ay 3.5 meters kabuuan. Bali 14 na pirasong long span rib type po ang ginamit dito sa bubong. And then guys, ay nga sa puntong ito nakikita nyo unti-unti na pong nabubuo at kinakabitan na nga po ito ng wall cladding. So ito po, pag-usapan natin kung ilan ang nagamit dito at ayon nga kay Foreman, about po dito sa wall cladding, ito po ay meron 2.5 meters ang haba. 2.5 meters po ang haba na ginamit na yan at kabuuan, lahat po ang nagastos or nagamit ay 15 piraso. About po dyan sa cladding. And then guys, ito po, meron pa pong ginamit na gutter ito dito sa pinakabubong nila. At ayon kay Foreman, 2.5 ang haba ng bawat isa at 14 piraso ang kanyang nagamit. Kabuuan sa paikot dito sa rest house na yan. So ayan po yung ilalim, nakita nyo. Yung pinakapamakuha ng kanilang pinolic board na pinaka-flooring. And then ito po, ayan, may railings na po siya. Ayan, yung ginagamit dito sa kanilang pinaka-balustre sa taas. Diyan po ginamit yung 1x1 na tubular. And then guys, ito nga at unti-unti na nga nabubuo ang pinaka-rest house ni owner. At ito po yung kanilang hagdanan. Puro bakal din po lahat. So makikita po natin yung loob mismo ito guys. Napakaganda po. Lalong-lalo na yung kanilang PVC ceiling panel na kulay white. So ayan po. Ayan po yung pasimano nila. So ito po. Nakabitan na lahat ng cladding. And then ito naman. Yung loob ay unti-unti na nila itong kakabitan ng double wall. Ayan o. Oh. Ayan. Halos puro metal po ito. So nagtatanong po yung iba. Mainit daw po ba ito? So hindi po, naka-double wall po ito at sigurado po si owner ay meron po ditong aircon or air condition. Kaya ayan po. So pag-usapan naman natin itong ginamit na double wall na plywood. At ayon po kay Foreman, ito pong plywood ay marine plywood at 20 pieces po ang nagamit niya ditong kagamitan dito sa kaloob ng bahay na ito. And then ito na po, yung kulay puting ceiling. Guys, PVC ceiling panel po yan. Yan po yung mga nauusong ginagamit ngayon. At ito po ay kulay white at ayon kay Foreman, 15 panels po ang ginamit dyan.
sa buong kisame ng bahay na yan. At yan po yung CR. So dito naman sa mga bintana, sliding windows. At ang kanilang pintuan naman ay sliding door glass. So ayun guys, ang kabuuan, nakikita nyo, napakaganda. So ito nga, meron din po itong ginamit na spandrel. Ayan po, nakikita nyo sa taas, yung pinakikisame sa taas na yan. So ayon po kay Foreman, ito po ay 1 meter ang haba ng bawat isa. Sa buong palibot ng bubong na yan, ang spandrel po na nagamit niya ay 25 pieces. So ayan po, tingnan niyo po yung video na ito, napakaganda na po. At yung nagko-comment po dun sa unang post natin sa Reels, ay wala raw pong poste na maayos. At ito nga po guys, yung sinasabi ni Foreman, meron pong buhos yan, ito na po yung kabuuan. So yung una po kasi hindi pa siya tapos at bakal lamang po yung nakatukod sa kanya. Ito po, nakikita na po natin ito po ang kabuuang yari niya at napakaganda nga pong talaga. So ang tanong, magkano nga ba ang kabuuang gastos dito or kontrata ni Foreman? So guys, if ever na interesado po kayo kay Foreman, ito po ay si Sir Ruben Monleon. Ito po yung kanyang FV at ito po yung kanyang number. Tumawag po kayo at mag-message or mag-comment dito. At ang kanya pong location ay sa Hagonoy, Digos, Davao del Sur. At pwede raw po siya any point of Mindanao. Ayan, sa buong Mindanao po, pwede raw po siyang gumawa ng bahay na mga full cladding house, full concrete house, at kagaya po ng ganitong rest house. Ayan, i-comment nyo po dito at tawagan nyo siya. And then ito nga, ayon kay Foreman, ang nagastos daw po dito sa ganitong sukat na 14 feet by 16 feet na kabuuan ng sukat ng rest house na to. At yan pong mga binanggit nating mga materials na ginamit dito. At yung iba nga ay hindi na nabanggit, kagaya po ng mga rivet, screw, lahat-lahat na po yan. Labor and materials, ang kanya pong nagkontrata dito ay nagkakahalaga ng 220,000 pesos. So yan na po yung rest house na yan. Napakaganda po. Kung gusto niyo po magpagawa, ayan, mag-comment lang po kayo at tumawag sa kanya. At eto nga, sulit na po yan dahil napakaganda po ng finishing. Naka-PVC ceiling panel. Ayan, naka-sliding door glass, may CR po sa loob at naka-spandrel. Complete, full finish po yan. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito. Lalong-lalo na yung mga idinitalyo nating mga materyales na nakuhanan nyo sana ng pagbasihan at idea. If ever na kayo ay magpapagawa na ng kagaya nito na cladding house or rest house or kahit half concrete, half hardy flex na kagaya po ng mga ipinopost nating iba. So ito po, napakaganda po nitong isang example na ito na gawa ni Foreman. At abangan nyo po yung ating mga i-upload pa na mga bahay na mga half concrete, half cladding na kagaya po ng mga pinopost natin itong mga nakaraan na ang kagandahan dito ay saktong budget lang na abot kaya ng ating budget. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.